Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Without the cross, there will be no center of the scripture. The essence of the scripture is the cross. It is its climax and it is the ending and of course the solution that is mentioned in the Bible. In Galatians 3:23, those who believe are delivered from their sins. Isaiah 53:5, by the stripes of Jesus, we are healed. No, and healing here is more than the physical healing. Ang tinutukoy dito is the spiritual healing because we were all sick because of the sakit. But because of the stripes of Jesus, because his body was bruised by our iniquities, his body was crushed, no, sinaktan, dinisform ang katawan ng Panginoon, sakit natin na higit pa sa COVID-19 ay pinagaling ng Panginoon doon sa nangyari sa kanya doon sa cross. Now, it is said in this verse, Isaiah 53:5, by the stripes we are healed, we were delivered from the power of sin. So let us look at what did sin do to us. Ano ba yung nagawa ng kasalanan sa buhay natin? Because we are all sinners. What was the power of sin? The power of sin caused us to stray like a sheep. No, ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin ay ginawa tayong parang tupa na nangaliligaw. Yung may awitin na tupang ligaw. In 1 Peter 2:25, for you were like sheep going astray, but you have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Pero ngayon, because we believe on the cross, we believe that Jesus died on the cross, and sabi ng banal na kasulatan, hindi na tayo para mga tupang ligaw, kundi tayo na ay nalagay. Tingnan kung ano yung katangian ng tupang. No? What are the characteristics of a sheep? One, the sheep is considered as dumbest animals. No? Sa Tagalog ay hindi, walang katalinuhang animal. No? Bakit siya walang katalinuhan? Without the shepherd, they could not go back to their own place or their own resting place. No? Kaya madali silang maligaw. Hindi nila kayang bumalik doon sa kanilang pinagkalakhang mga lugar. Kapupunta ng mga nung unbeliever pa tayo. No? Hindi natin alam ba tayo napunta doon. Walang tayo, pupunta tayo rito. It is because we are like sheep. And sheep is also considered as a helpless animal. No? Hindi nila kayang tulungan ang kanilang sarili. Kaya nga kailangan nila ng shepherd. No? Kailangan nila ng pastol. Pag dinala sila sa ilog, kinakailangan pang alalayan sila ng pastol. Kaya nga yung pastol, may hawak siyang your rod and staff. Kaya nga in Psalms 23, that your rod and your staff, they comfort me. No? Kasi yung pinakatungkod na may kalawit, no? Yun yung tinitignan ng mga tupa para sila ay hindi laglag doon sa tubig. When the ship falls on the water because of the thick malahibo, ay punin sila ng staff kaya siya may kalawit. There were many times na kinakailangan tayong paluin para mabalik tayo sa tunay daan. And last, of course, one of the characteristics of the sheep is they are hard-headed. Matigas ang ulo ng mga sheep. No, they always ignore, no, the command of the shepherd. Kaya nga, we were likened into a sheep noong hindi pa natin natatagpuan ng Panginoon. But we have to praise God nung tanggapin natin yung kapangyarihan ng cross ng Panginoon na si Jesus bilang ating tagapagligtas, si Jesus ay naging ating shepherd. Dapat sinabing shepherd, siya yung overseer ng ating buhay. No, ano ibig sabihin ng overseer? No, parang kapag manager ka, oversee all the operations of tinitingnan mo kung anong mga bahagi doon ang dapat iwasan at anong bahagi na dapat na itama. So the same role ang ginagawa ni Jesus. The good shepherd is responsible to watch over and he is always on guard. No, yan yung katangian ng isang shepherd. Laging nakabantay. Kaya nga we are very sure that our life is so secured, is so protected because Jesus is always on guard. Amen.
No, ginugwardyahan niya tayo, pinoprotektahan niya tayo. No, Mateo 18:11-13, we will see from the story of the parable of the sheep. Ano yung parable of the sheep? The Bible narrates that there is one of the 100 sheep that is being astray. The shepherd will leave the 99 and look for one who is astray. No, iiwanan niya yung siyang naputsyam para hanapin lang yung isang tao ay yung isang tupa na nangangawala. No, iyan yung trabaho ng Panginoong Jesucristo. Amen. Na kapag medyo naliligaw tayo sa buhay natin, na nanghihina ang pananampalataya natin, so Jesus is always on guard. No, He will give more attention to us. What kind of shepherd is Jesus? In John 10:11, Jesus proclaimed, "I am the good shepherd." No, si Jesus mismo sinabi niya, "Ako ay isang mabuti, no, katangi-tanging pastol." Bakit? Because sabi niya dito, "The good shepherd gives his life for the sheep." Dahil ibinigay ni Jesus sa kanyang buhay sa mga tupa, kaya he considered himself as a good shepherd. We have to thank Jesus because He died on the cross para tayo hindi na mangaligaw. Amen? No, tayo na nananampalatay sa Panginoon. Jesus, because Jesus is our good shepherd, we will never be astray. Amen? And the last one, the power of sin required death and new life. No, yung kapangyarihan ng kasalanan, kailangan niya ng kamatayan at ng bagong buhay. In Romans 6:23, ang sabi dito, "For the wages of sin is death." No, no, tayo makasalanan pa, para mawala ang kapangyarihan ng kasalanan natin, kinakailangan ng kabayaran. At ang kabayaran nito ay ang kamatayan. Kaya nga, there is a cross. Because the cross is a symbol of Jesus' death. At ang kasalanan natin ay binayaran ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sin brought us death, but Jesus brought us life. No, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagbigay sa atin ng kamatayan. Ang kamatayan dito tumutukoy sa espiritual na kamatayan. Ibig sabihin, ito ang Diyos, ito ang tao, nahiwalay tayo. No? Based from the sin of Adam and Eve, the nature of man became sinners, and because of that, we were separated from God. That separation from God is considered as spiritual death, no? Spiritual na kamatayan. So kinakailangan naman ng balik, no? The relationship of God and man must be reconciled. And faith in Jesus, no? Yung ginawa ni Jesus doon sa cross, iyon ang nagre-reconcile sa atin. And all men are sinners. No? Lahat ng tao ay makasalanan because we came short of the glory of God. So we need somebody. No? And that's the blood of Jesus. Na kinakailangan natin na si Jesus, ang kanyang kamatayan sa cross, because of His blood, we have to be forgiven of our sins. Amen? Share Jesus. Subscribe, share. Parakletivi. Go, go, go.